60 mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news and public service network sa buong Pilipinas. Yan ang Tatak RMN sa Metro Manila. Ito ang DZXL 558. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Halika't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To Kids! Kami ang mga tagapagmanaan ng mundo. At tinig kami sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang bibig tinawa. Kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan. Dahil, kaya natin to, kids! Magandang umaga, mga kaibigan! Magkakasama na naman tayo ngayong linggo, 19 ng Agosto. Totoo yan! Mayap abak. Naku, hindi ko alam tong salitang to ah. Kapampangan pala to. Sa lahat ng mga taga-subaybay natin dyan sa Pampanga at sa programang inyong napapakinggan tuwing Linggo ng umaga alas 10 hanggang alas 11. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama po natin ngayong umaga ang ating katsikahan, si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Salamat! At may bago tayong friends ngayong umaga, si Sari Laya Cartagena o Aya, 14 na taong gulang mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, at si Metse Balasta, 12 taong gulang mula din sa Barangay Bagong Silangan. Salamat, Tita Jang! Ang Kaya Natin To, Kids ay programa gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na Aya ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at ng buong komunidad, gayon din ang ating mga issue at mga pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa pang-abuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din syempre ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Aba, tingin nyo ba, Aya, Metse, may magagawa kayong mga bata? Syempre, kasi kaya natin to, kids! At ang programang ito po ay hatid sa inyo ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre, ng Gabriela Women's Party. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya halina't makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Oh,
Magandang umaga, good morning, ayong aga, naimbag na bigat. Aba, dami-daming nakikinig ng mga Ilocano, mga Bisaya dito sa ating programa. Muli sa lahat ng mga tagapakinig ng Kaya Natin To Kids. Noong nakaraang linggo ay napag-usapan dito sa KN2K ang tungkol sa disasters at epekto nito sa ating mga bata. Napag-usapan din ang kawalan ng sapat na kahandaan at kakayanan ng pamahalaan sa pagharap ng mga disasters tulad na rin ng mga pagbaha. Tama ka dyan, Aya. Nakakwentuhan pa nga last week ni na Aprilyn at Tricia, ang Deputy Executive Director ng Citizens Disaster Response Center na si Tito Caloy Padolina. Totoo yan, friend. Last week nga ay ang daming mga callers at texters ang sumali sa ating naging usapan. O yung iba nga, hindi na natin napaunlakan sa sobrang dami. Ito nga si Antoy ng El Nido, Palawan. Madalas makinig dito sa ating programa. Nag-iwan ng text message last week. Sabi niya, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng kalamidad ay dahil sa pagmimina. At sabi pa nga ni Antoy, tutol siya sa pagmimina sa kanilang probinsya ng Palawan. Bilang ito nga ay tinaguri ang last frontier ng ating bansa. Sabi pa niya, hindi responsable ang pagmimina ang ginagawa ng mga mining companies. Nako, totoo yan. Kaya maraming salamat, Antoy, sa inyong mga komento at patuloy kayong makinig at sumubaybay dito sa Kaya Natin To Kids. Sa mga friendship natin, kung may mga tanong o comments, maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Para sa mga Sun users, ayan. O, nakikita mo ba? 882-2371. At para naman sa smart users, 882. Yan. Yan ay landline. And hindi yata nakikita ni ano. Ayaw, basahin mo nga. Nahihirapan lumingon. Nababali ang leeg eh. Ni Metse sa kababasa ng ating hotline. Sige. Para sa mga Sun users, 0933-930-2760. At para sa Globe, 0927-863-7771. At para sa mga Globe users, 0927-863-771. At para po sa mga Smart users, 0921-431-1044. Oh, ang daming numero niyan ha. Yung mga hindi nakahabol kanina, ulitin natin. 0933-130-2760. Sa Globe ay 0927-863-7771. At sa Smart naman ay 0921-431-1044. May mga landline din tayo, 882-2371, 882-2374, at 882-2376. Bukod sa mga hotlines na yan, aba, pwede nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. I-follow lamang po ang Kaya Natin To Kids. Pumunta lamang sa www.twitter.com/kayanatintokids. At i-tweet nyo sa amin ang inyong mga katanungan, komento at mga pagtingin. Makikita nyo pa rin ang updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng ARCSEA sa www.facebook.com/ARCSEA Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari ding mapakinggan ng ating mga friends ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/kayanatintokids. Ayan, kaya mga tawag lang, text lang, kung meron kayong pagbati, may mga nagbe-birthday ba dyan, katulad na lang ng bibinyagan na si Christopher Hernandez, mamaya maligayang-maligaya kami at ikaw ay bibinyagan ngayong araw na to. Happy birthday rin kay Lola B. Lola B. Ning Harina, maraming salamat. At ayan, antabay kayo dahil mamaya marami pang mga pagbati at babasahin namin ang inyong mga text kaugnay sa ating paksa sa hapong ito, ay sa umagang ito. At ayan, bago tayo tumungo sa pagkikwentuhan natin ngayong umaga, pakinggan muna natin itong balitang bata mula kay JC Daniela, 16 na taong gulang, at si Metse Balasta, 12 taong gulang, mula sa Bagong Silangan, Quezon City. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata! Narito ang mga balita mula sa mata ng bata. Illegal na hinarang at pinahinto ng mga tauhan ng Cavite PNP ang 28 miyembro ng karapatan na lulan ng bus galing sa kanilang National Congress sa Tagaytay City. Mahigit sa kalahating oras na hindi pinadaan ang bus ng karapatan sa may Philippine National Police Academy ng
tanungin ang mga pulis kung bakit sila pinahinto at nang hanapan sila ng kasulatan o order. Hinggil dito ay bigo namang makapaglabas o magkomento ang mga pulis na animoy walang kaalam-alam sa kanilang ginagawa. Ayon kay Christina Palabay, Secretary General ng Karapatan, ito ay isang malinaw na kaso ng harassment at illegal at walang kadahilan ng pagpapahinto sa kanilang boss na pauwi na ng Maynila. Armado ng matataas na kalibre ang baril tulad ng M16 na rifle ang mga pulis laban sa mga sibilyan. Narinig naman ng mga miyembro ng Karapatan na may nagradyo sa mga pulis na mula daw sa CPDO ang nagbigay ng instruction na pigilan ang bus ng Karapatan at kuhaan ng videos at litrato ang mga miyembro nito. Nakilala naman ang apelido ng mga pulis na nangharang sa kanila na sina Sanchez, Alcaraz, Nolasco at Manalo. Ayon kay Christina, magsasampa ng kaso ang kanilang grupo laban sa Cavite PNP dahil na rin sa insidente ng harassment. Para sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng Task Force Children of the Storm o TFCOS sa mga nasalanta ng pagbaha. Nagkaroon ng feeding noong ikawalo at ikasampo at ikalabing anim ng Agosto sa Sitio Olandes, Barangay Industrial Valley Complex, Marikina City sa 2,800 mga individual habang nakapagbigay naman ng relief goods sa 413 pamilya at 350 school supply sets sa parehong komunidad noong ikasampo at labing anim ng Agosto. Nakapagbigay din ng 132 packs na mga damit sa Barangay Bago Silangan ang TFCOS. Nagsagawa din ng relief operation ang Task Force Children of the Storm kasama ang kaibigan Ermita Outreach Foundation sa Obando, Bulacan. 400 pamilya ang nabigyan ng relief packs mula sa Sitio San Pascual, Paliwas, Katangalan, Panghulo, Hulo at Pag-asa. Nagpamigay din ng almusal na lugaw at itlog at tinapay sa mga bata mula sa nasabing mga lugar sa Obando. Samantala, magkakaroon naman ng medical mission at physosocial first aid ang Task Force Children of the Storm sa Sitio Olandes, Barangay IVC, Marikina City sa darating na Martes. 21 ng Agosto at itinatayang 200 katao ang bibigyan ng medical at psychosocial na atensyon. Ang Task Force Children of the Storm ay binuo noong 2009 noong kasagsagan ng Bagyong Undoy upang mangalap at magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at ngayon nga ay muling nag-aabot ng tulong sa mga biktima ng pagbaha. Ang Task Force Children of the Storm ay binuo ng mga institusyon at organisasyon pabata kasama na ang Association for the Rights of Children in Southeast Asia. Mula sa Bata News Network, ito po si JC Janela at si Metse Balasta. Nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Maraming salamat nga kay JC at Metse. Nangangalap pa rin ang Task Force Children of the Storm ng mga gamot na ipapamigay sa mga medical missions. At kung meron kayong mga gamot o kaya ay gustong mag-donate, gusto nyo rin sumama sa mga medical missions at psychosocial therapy o first aid, eh maaari kayong mag-volunteer, lalo na kung kayo ay doktor, nurse, medical professional. Ipagbigay lamang po sa ARCSEA sa telepono bilang 434-9353. O ulitin natin, baka may mga nakikinig dyan na gustong mag-volunteer. Kuha na ng ballpen. 434-9353. Gayun din, ang Lingap Gabriela ay nangangala pa rin ng donasyon. Maaari kayong makipag-ugnayan sa 371-2302 at 374-9353.
3451. Ang mga drop-off points po ng inyong mga donations ay sa number 35, Scout Delgado, Barangay Laging Handa, Quezon City, o di naman po kaya ay sa 179A, Tandang Sora, Quezon City. Maraming maraming salamat sa lahat ng nagpadala na ng mga donasyon sa Lingap Gabriela at sa Task Force Children of the Storm. Tumatanggap pa rin ng tulong ang Task Force Children of the Storm. Kung kayo ay may mga nais i-donate na mga food items, damit, mga gamot, pinansyal na tulong o kaya ay breast milk ng mga mommies para sa infants o sanggol na 0 to 6 months hanggang 2 taong gulang na nasalanta. Ipagbigay alam lamang sa Arxeya muli sa telepono bilang 434-9353. Ayan, mga mothers, at tulad nga nung nabanggit natin mula pa dun sa mga nakaraan nating episode, ang Agosto ay breastfeeding month pa rin. At isa nga ito sa mga isinusulong ng Arxeya. Kaya, tungkol pa rin po sa breastfeeding ang ating pag-uusapan dito sa ating pangnanay na segment. Mga kasama natin sa linya ng telepono, si Nanay Rose V, isang nanay na nagbi-breastfeed ng kanyang mga anak mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Tips! Nanay! Para kay nanay! Para kay nanay! Magandang umaga, Nanay Rose V! Kumusta po kayo? Nanay Rose V, ilang buwan na po ang baby ninyo? 3 months na po. 3 months? At yan po ba ipanganay ninyo? Ay, 7 months. Panganay po ba ninyo? Ano po? Bunso po. Ah, bunso. Bali, lahat po ng anak ninyo ay naka-breastfeed. Opo. Ilan po silang lahat? Akat po sila. Lahat po sila nag-breastfeed po sa akin. Congratulations, Nanay Rose V. Sa tingin po ninyo, bakit mas mahalaga at mas mainam ang magpa-breastfeed imbis na bumili tayo at gumastos para doon sa formula milk? Mas mainam po talaga yung magpa-breastfeed kasi po, bukod sa lahat nakakatipid na po tayo, yung bata po, mas masustansya po talaga ang gatos na galing sa ina at hindi po siya pakiting. Sa karanasan niyo po ba sa apat ninyong mga anak, eh hindi ho mga sakitin o bihirang magkasakit? Bihira po magkasakit. Nako. Bihira po magkasakit ang bata. At lalong-lalo na mahalaga yan itong panahon ng tag-ulan, panahon ng mga disaster at pagbaha. Napaka-importante po talaga na tayo ay nagbi-breastfeed para makaiwas ang mga babies natin sa sakit. Hindi po, Nanay Rose V? Opo. Okay, maraming maraming salamat, Nanay Rose V, sa inyong pagbabahagi ng inyong mga tips at mga karanasan sa pagbi-breastfeed. Thank you, Nanay Rose V. At yan po si Nanay Rose V mula sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Maraming salamat sa iyo. Ayan, salamat sa ating tips para kay Nanay sa linggong ito na ibinigay sa atin ni Nanay Rose V. Nakatutok pa rin kayo sa Kaya Natin To Kids. Kasama niyo pa kami, ang inyong kakwentuhan ngayong linggo ng umaga. Ako si Metse. At ako naman si Aya. At ako naman po si Jiang Monte. Narinig ka ba, Aya? Ulitin mo. Ako po si Aya. Ayan, o. At ako po si Jiang. At may announcement po tayo. Merong milk letting activity ang Arxeya sa darating na 31 ng Agosto 2012. O August 31 yan, ha. Ang mga makakalap na gatas ng mommy ay ibibigay sa mga sanggol na may sakit sa Philippine Children's Medical Center. Kaya kung ikaw ay nanay, na lactating at willing kang mag-donate, itawag lamang po, ulitin natin, 434-9353. Yan po ay tanggapan ng Arxeya. Hanapin nyo lamang po si Tita Lay o di kaya ay si Tita Mads. Pwede rin kayong mag-email sa arxeya_childrightssea@yahoo.com.ph o di kaya ay mag-text sa 0932-443-4752. Ang inyong gatas ay tiyak na makakapagbigay buhay at lakas sa mga sanggol na nangangailangan. At, oh, may flash report tayo. Mula saan yan, na Aya? Basahin mo nga ang ating flash report. Ang Lingap Gabriela ay magsasagawa ng relief operations ngayong araw, 19 ng Agosto sa Valenzuela City at sa Bangka, Bangkal, Meykawayan, Bulacan.
makan. Ayan, kaya naman patuloy na nangangalap ng suporta, donasyon at volunteers ang Lingap Gabriela. Tumawag lamang sa 371-2302. 374-3451. At nako, may nagpapabati. Nakikita mo ba, Metse? Oh, nababasa mo? Ay, hindi. Nahihirapan si Metse na babali ang Liego. Aya, go. Pakibati kami dito sa Palawan. Hello sa Elazar family mula kay Jemeline Elazar. Mm-hmm. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtitext at tumatawag. At syempre, text lang, tawag lang at makibahagi sa aming magiging talakayan kaugnay nga ng wikang Pilipino. Aya, may papabasa ako sa'yo dito sa cellphone ko. Tingnan natin kung mabasa mo. Sige nga, tingnan natin. Oh. Eyo, foes, kamusta na foes kayos? Ay, hindi ko maintindihan. Jejemon kasi, heto, basahin mo itong text na ito. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayari hari. Kagaling at bait ay naglulugami. Ininis sa hukay, sa dusat pagbati, pighati, bow. Naintindihan mo ba? Hindi rin gaano. Pangbalagtas kasi yung text mo. Eh, Tita Jang, pareho naman po. Sa esensya, ang wikang Pilipino nila balagtas noon at ang wika natin ngayon, eh bakit po ang laki ng pagkakaiba? Oo nga po, eh kahit nga ang Jejemon, dun din naman kinuha talaga sa Filipino. Ang mga salita, iniba lang talaga ang spelling. Ay nako, sa totoo lang, wit ko knows line. Ang answer ro sa mga kinokyobi may atashi. Ah, naiintindihan niyo yun? Oh, naiintindihan niyo yun? Si JC, naiintindihan niya yun. Correct. Oh, correct. Oh, di ba? Ang taray-taray. Mas carry niya iyan si Ruang Kion ng ni Mea Tashi. Oh, naintindihan niyo? Hindi po. Hindi po? Oh, Metse, tingin mo. Anong wika naman yung nabanggit ko? Narinig mo ba? Wit mo din narinig? Oh, anong salita yon? Bekimon. Oh, ang dami nga at pabago-bago ang wika. Oh. Eh ano nga ba sinabi ninyo, Tita Jang? Please translate to normal Filipino, Bekemon Tagalog Dictionary. Ay, ang makakapag-translate niyan si JC. Anong sinabi ko? Sabi niya, hindi ko alam ang sagot sa mga sinasabi niyo. Oh, wait, ano yun? Ulitin nga, wait ko knows line. Wait ko knows line ang answer sa mga kinokyobi may. Oh! O, oh, diba? Ganun pala yun. Diba? Kaya mamaya makakapanayam natin ano, yung isa sa mga dalubhasa dyan sa wikang Filipino, si Professor Michael Andrada. Pero habang iniintay nating makontakt si Professor Michael Andrada, ikaw ba, JC, halimbawa yung salitang Bekemon, nahihirapan ba halimbawa yung magulang mo na maintindihan yan? Yesterday. Ah, yesterday? Paano? Na-stress siya. Na-stress ang mudra mo? Pag ina-award winning niya, famous award talaga ako. Talagang hindi ko siya sinasagot ng normal. Bekemon. O halimbawa, o award. Pag ina-award. O anong ibig sabihin ng ina-award? Pinapagalitan. O diba, ano eh, diba Aya? Parang baligtad siya. Diba pag ina-award, dapat pinaparangalan. Yes. O, pero pag sa salitang Bekemon. Award. Pag sinabing in-awardan ka. Parang ano, parang pinapagalitan ka. Parang pinapagalitan ka, di ba? Kabaligtaran na siya. Eh, halimbawa, kayo ba, ikaw, Metse, 12 years old ka lang, di ba? Tapos, syempre, minsan ba, hindi kayo nagkakaintindihan ng nanay tsaka tatay mo kapag, halimbawa, yung mga salitang ginagamit sa school, iba na kasi rin naman ang lingwahe na ginagamit ng mga bata ngayon, di ba? Opo, yung may mga friends ka, lalo pat may mga bakla, may mga ma-influensyan ka ng mga bagong salita. Mas lalo ka pa mapapagalita pag nagsalita ka ng salita na parehas ninyo hindi naiintindihan o ikaw ay naiintindihan mo, yung magulang mo hindi. Oh, eh, Aya, tingin nyo ba sa mga kaedad nyo ngayon, ay uso pa yung mga po, opo, hindi po? Sa tingin ko po, pag kaharap nila magulang nila, pwede. Pero pag hindi, siguro, hindi na po. O yung mga, halimbawa, may mga mas matatanda na nakakausap ninyo. Oh, pwede naman po kasi sa mga teachers, sa mga teachers ba namumupo pa ang mga estudyanteng katulad ninyo? Opo, pero yung iba, meron po talagang mga yung nagbubulakbol. Tsaka po, wala po silang takot sa mga teachers, mas matanda sa kanila, kaya hindi na nila kinagalang. Mm. Pag sa classroom ba, nagsasalita pa rin ng Bekemon, JC? Minsan, pag ano, pag super chika sa mga friends, ganyan. Pero pagka yung teacher, mag-teacher yung kaharap ko talagang yung normal na ano,
Halimbawa, hindi mo nagawa ang assignment. Tweet ko nagawa ang assignment ko, ganyan. Ay, hindi po. Pagka ay, ano, ay ano, parang yung talagang normal na ano lengguwahe natin. Mm. Philippine. Halimbawa, yung kanina may binasa si pinabasa si Metz, 'di ba, yung mga hindi pose, ano yung may maraming H tsaka maraming Z sa cellphone. Oh, ganun ka ba mag-text, JC? Hindi. Nakasar nga ako sa mga ganyan eh. Parang, duh. OA. OA. Nosebleeding. Diba? Nosebleed. Ay, ikaw, Aya. Pero may mga classmates kayo na ganun mag-text? O may mga kakilala kayo na ganun din ba mag-text? Marami. Marami. Paano? Naiintindihan nyo naman? Yung ano, kasi po may mga parang dalawang klase yung Jejemon. Yung iba po, ano, parang shortcut lang. Letters. Tapos yung iba naman po, nasobrahan naman po sa letters. Ginagawa ng numbers, yeah. Di ba? Yung mga may, meron ng H, meron pang W, meron pang Z. Yung heist, gano'n. Paano yun? Di ba? Paano heist. Heist. Dumadami yung S. Nakakaloka. Dumadami yung S. Ayun, ang kaatkaramihan nga dyan, ano, ay nahihirapan, lalong-lalo na yung mga matatanda. Kasi syempre, hindi naman, una, hindi sila sanay sa mga maiikling salita, pinaikli, di ba? Yung imbis na ako ay AQ sa cellphone, di ba? E lalo na kung AQ, tapos meron pang OHW, di ba? Ako. O, di ba? Naloka na. Naloka na mga mudra at mga lola natin. So, dahil nga, sa sobrang hirap ng lingwahe at yung sinasabing gap, no? Ngayon mahalaga 'yan dahil pag-uusapan nga rin natin na dahil ngayon buwan ng Agosto ay Linggo ng Wika, ay maganda sanang makasama natin sa ating talakayan si Professor Michael Andrada. Kasi alam niyo ba, siya ay nagtuturo sa Departamento ng Panitikan ng Pilipinas. So, ibig sabihin, alam niyo pinag-aaralan pala ito. 'Di ba? Paano nagde-develop yung language natin, yung lingwahe natin, at mahalaga ba ito para maituring kang Pilipino? Kailangan ba para maituring kang totoong Pilipino ay alam mo yung wikang pambalagtasan? Yung mga wikang binibigkas nila Rizal? Tsaka, 'di ba, may mga probinsya ba kayo? Apo. Apo. O sige, ikaw Aya, taga saan ka? Ano, taga Davao po ako. Taga Davao, ikaw JC? Bicol. Bicol, ikaw? Samar po. Samar. O di ba may mga salitang minsan pare-pareho naiintindihan kahit taga saan ka sa Pilipinas? Di ba may mga ganon? Tapos maski naman yung mga Tagalog, paiba-iba rin ang tono. Opo. Di ba? At maski yung mga Bisaya, di ba yung mga taga Davao, iba yung tono niya. Tapos pare-parehong Bisaya yan, ang Samar, ay ang tama, di ba? Ang Samar, Bisaya din, pero Waray naman. Di ba? Hindi naman Cebuano, meron pang Ilonggo at meron pang Hiligay noon. 'Di ba? At iba rin ang Bicol. Saan ka sa Bicol, JC? Sa ano po, sa Naga, tas Iriga. Sa Naga. O 'di ba, ang salita ba sa Naga ay pareho ng salita sa palagay natin eh Sorsogon? Hindi, iba. Magkaiba. Iba. O 'di ba, napakadaming wika, bukod sa napakadaming rehiyon, napakaraming wika, iba-iba pa yung mga nagde-develop na mga salita sa atin sa kasalukuyan. Kaya nga mapalad tayo. Yehey! Salamat naman na contact na natin at mga kasama na natin sa ating talakayan mula nga sa pakilala mo nga, Metse. Ito na nga, ipapakilala ko na siya, Aya. Mga kaibigan ng ating pong makakasama ngayong umaga, ay walang iba kundi si Professor Michael Andrada, Professor ng Departamento ng UP Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman, Pangulo ng All UP Academic Employees Union at miyembro ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o CONTENT UP. Usap tayo, kids! Magandang umaga, Professor Michael! Magandang umaga po. Kamusta po? Prof. Michael, bago maging Jejemon, Bekemon o balagtasan ng ating usapan, ano, tanungin muna namin, ano po bang All UP Academic Employees Union at CONTENT UP organization ninyo? Yung All UP Academic Employees Union, ito yung union o parang sabihin natin yung nagtatanggol sa karapatan ng mga guro at saka mga researchers, librarians sa UP, no? So mga ano to, mga empleyado to ng University of the Philippines.
Yung Contend UP naman, isa siyang professional organization ng mga makabayang guro at saka edukador. Ibig sabihin, naniniwala na dapat yung edukasyon ay nagsisilbi para sa interest ng mga ng sambayanan kasama dito yung mga bata. Yun. Magandang hapon po, Professor Michael. Professor Michael, ano naman po ang inyong mga itinuturong asignatura? O di ba maka-asignatura o subjects, courses sa UP? So, sa UP, nagtuturo ako ng panitikan. No? Ito yung Philippine Literature at saka ng malikhaing pagsulat. At syempre, yung pag-uusapan natin ngayong araw, yung subject ng language o wika. No? Kasi napakaraming wika dito sa Pilipinas. No? Hindi lamang isa, hindi lang Filipino, hindi lang English. Mm-hmm. Kanina nga namin pinag-uusapan pa, ang dami-dami, may Jejemon, may Bekimon, tapos bawat rehiyon, iba-iba pa ang salita. Gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng isang wika? Importante ba to para sa pagiging makabansa o makabayan, Professor Michael? Kaya maraming salamat sa tanong dyan. No? Lagi nga yung na-encounter na tanong, no? Kung kailangan ba o mahalaga ba yung wika. No? Sinasabi nga ng napakaraming mga dalubwika o dalubhasa sa wika na isa ang wika dun sa nagbubuklod o nagsasama-sama, no, nagbibigkis sa mga mamamayan. No. Kaya hindi nakakapagtaka na bawat bansa, o actually pwede muna natin sabihin na bawat grupo ng tao ay mayroong mga particular na wika. No. Iba yung wika ng mga Tausog, iba yung wika ng Tausog tuloy, iba yung wika ng mga Ibatan, iba yung wika ng mga Ilocano, iba yung wika ng mga Kapampangan. No. Bagamat magkakapatid na wika ito. Yung buong history nga o kasaysayan ng wika sa Pilipinas, ano yan, maikakabit natin siya doon sa pinagmulan natin na lahi, no, o race. Ito yung tinatawag na Austronesian race, no, para akala, di ba sabi sa atin, may tayo ay nagmula sa mga Malay, sa Negrito o Aita, tsaka sa mga Indo. Pero actually, itong tatlong sub-races na ito ay nakapailalim sa mas malaking lahi ng Austronesia. So, kaya yung wika dito sa Philippines, dito sa Pilipinas, kapatid niya yung mga wika na makikita natin mula sa Madagascar, hanggang sa Hawaii, hanggang sa Indonesia, at marami pang bansa dito sa Asia. Yun. So, ibig sabihin, kung pag-aaralan, baka may pagkakapareho pa nga yung wika natin dun sa mga nabanggit mong mga lahi. Pero, nako, Aya, bago yata mapasarap yung ating kwentuhan, ano? Time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:35. Mm-hmm. Mga friendship, kung mayroon kayong gustong itanong at komento sa ating kwentuhan ngayong araw, mag-text lang o kaya ay tumawag. Mm-hmm. Ulitin natin ang ating mga phone lines, 882-2371, 882-2374, at 882-2376. Kung kayo ay Sun subscriber, 0933-130-2760, 0927-863-7771, at 0921-431-1044. Dahil ngayon nga ay buwan ng wika at pinag-uusapan natin itong kahalagahan ng wikang Pilipino at kung paano ito nagdi-develop sa kahabaan ng panahon, ano, ay mag-text lamang po kayo. Pwede rin kayong mag-tweet sa twitter.com/kayanatintokids at sumali sa ating chat room sa live streaming sa rmnnews.com/tv. Professor Michael, antabay lang po muna, magbi-break lang po tayo saglit at magpapatuloy ang ating talakayan dito sa Kaya Natin To Kids. Tag-ulan na. Anong dapat ihanda? Ma'am, kapote? Check. Umbrella? Check. Jacket, ma'am? Okay, check. Ang mga laging handa, no matter what happens, siguradong nakatatak. DZXL. Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Tak-t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 ak. DZXL. One more time. Tak-t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 ak
isang napakagandang kwentuhan kasama si Professor Michael Andrada, Pangulo ng All-UP Academic Employees Union at miyembro ng Congress of Teachers and Education for Nationalism and Democracy o Content UP. Kasama nyo kami, ako si Aya, si Metse at si Tita Jang Monte. Walang iba kundi dito sa programang ang Kaya Natin To Kids! Ayan, welcome back nga sa Kaya Natin To Kids. Kanina nasabi na natin mahalaga ang wika ano sa pagkabansa o nationhood o sa pagbubuklod, no? Nabanggit nga ni Professor Michael Andrada. Eh, Professor Michael, binabati ka pala ni Wena Festin. Magandang umaga daw sa'yo. Eh, bakit naman daw English ang medium of instruction sa mga eskwelahan? Ano, yung ating kasing public educational system, ano yan, pamana yan ng mga Amerikano. Actually, hindi pamana ko, kung hindi sabihin natin na idinikta sa atin ng mga Amerikano noong panahon ng kanilang kolonyal na pananakop. At magpahanggang ngayon sa kanilang bagong kolonyal, kanilang bagong forma ng pananakop sa atin, na English yung gamitin na medium of instruction. No? Sa katunayan, noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, itinakda niya, parang pinirmahan niya yung tinatawag na Executive Order 210 o EO210. Ang title nun ay, It is an Act Strengthening English as the Medium of Instruction. No? Mm-hmm. Pagbabasahin mo yung buong ano na yon, yung buong Executive Order na yon, nakalagay doon na kailangan gamitin yung English kasi idinikta siya ng IMF World Bank o yung International Monetary Fund World Bank. No? Sa katunayan, sumulat pa nga dati yung IMF World Bank at sinasabi na kung hindi daw gagamitin yung English bilang medium of instruction, hindi na raw papautangin ng mga financial institution na to ang Pilipinas. No? Kaya ano, malaki kasi yung kinalaman ng mga negosyo at kumpanya ng Amerika, Estados Unidos at saka ng ano ng Europe, ng Great Britain dito sa Philippines kasi sila dito yung merong maraming call center, no? Kaya ang gusto nila English yung atin gamitin sa ating pag-aaral para masanay tayo at later on dun tayo magtrabaho sa kanilang mga korporasyon, no? So hindi lang yan call center, kaya maraming OFWs, no? Kasi mahusay tayo mag-English. Ayun, kaya dun nila tayo kinukuha kasi kapag tayo yung kanilang inempleyo o yung kinuha bilang trabahador nila, mas mura yung sweldo na binibigay nila sa atin. Magkakaugnay pala yun. Magandang umaga po, Prof. Michael. May iba po ako. Nagbabago pa ang wika. Kasi kanina narinig niyo po kaming tatlo na nabanggit yung tatlong uri ng wika na ngayon. Ano ba ito sa language na Jejemon at Bekimon? At syempre yung matalinhagang Tagalog nung panahon ni Balagtas. Bakit at paano nga ba nagbabago ang wika, Prof. Michael? Actually, yung tinatawag na pinaka batayang katangian o basic na characteristic ng language, kahit anong language, ay dynamic yung language. No? Dynamico, ibig sabihin, ay patuloy na nagbabago. No? Sinabi ng mga naunang nag-aaral na mga Marxista, no? Basta yung mga may kinalaman sa lipunan, sinasabi na yung wika, napapaunlad natin yan, nababago natin yan, dahil sa interaction o pakikipagrelasyon ng tao sa kanyang lipunan. Sabihin tayo yung lumikha. Alam mo ba na yung maraming mga wika natin ay nakabata yan sa kalikasan? Kasi ito yung nakaka-relate ng ating mga mamamayan. Kaya hindi naman nakakapagtaka, nagkakaroon ng mga tinatawag na mga specific na mga languages. No? O yung mga sub-genre o sub-language katulad ng Jejimon at saka mga Bekimon. Kasi ito ay na-develop ng mga tao. Halimbawa, yung Jejimon, sinasabi na na-develop ito dahil sa paggamit ng mga tao ng text message, no? So matipid kasi kapag nagte-text, 'di ba? Kapag hindi ka unlimited texting ganyan, kailangan tinitipid mo yung pagte-text, no? Kaya pinapagkasya mo lang sa number ng mga number ng mga unit o letters, no, yung text, no? Kaya doon nabuo yung Jejimon, no? Yung Bekimon naman, actually ano lang 'yan, pagbabago lang yan in terms ng pangalan ng Bekimon. Pero matagal yung Bekimon language sa Philippines, no? At ang pinagmulan nito, yung mga tinatawag na sword speak o gay language, no? Na na-develop naman ng mga kapatid natin mula sa LGBT community o yung lesbian, gay, bisexual, transgender community, no?
Kaya kung sino yung gumagamit ng wika, siya din yung lumilikha at nagde-develop ng wika. No? Kaya iba yung wika na hon nila balagtas, no? Mm-hmm. Kasi ito yung mga tinatawag na taal o likas na talog, no? Mm-hmm. Ayun. Kaya tayo magtaka kung magkakaroon ka na mas ng iba pang mga languages sa Philippines dahil sa influensya halimbawa ng technology, no, ng internet, ng television, no? Iba-iba na yan. Prof. Michael, may tanong po mula kay Leon ng Caloocan. Nakakatulong po ba ang iba't ibang mga sumusulpot na mga bagong pananalita tulad ng Jejemon at Gaylingo sa pag-unlad ng kaalaman ng mga bata? Kasi ganito yan. Meron kasi magkakaibang opinion yung mga social scientists, saka mga language experts tungkol dun sa mga Jejemon at Gaylingo. Halimbawa, yung Department of Education dati, naging issue yung paggamit ng Jejemon kasi para daw na quote-unquote ay nabobobo o bumabarto ang tas ng edukasyon ng mga bata. Ano. Pero kapag pagsusuriin natin mabuti, yung mga Jejemon at Pekimon, hindi naman yan nakakasira doon sa pag-aaral, no, ng mga kabataan. Kung hindi, ano yan, form of expression nila yan. Eh. Kasi ibang, pag sinabi natin usapin ng wika, dalawa yan. Una, ano yung itsura o istruktura o forma ng wika, diba? Tagalog ba yan? Filipino ba yan? English mm-hmm. ba yan? Ang ikalawang usapin dyan, ano yung nilalaman ng wika? Mm-hmm. Halimbawa, pwede naman ang sinasabi mo sa normal na language ay, halimbawa, ano, itaas ang presyo ng langis. So, tama yung pagkakasulat mo, tama yung grammar, yung syntax, ganyan. Pero di ba yung content niya ay hindi naman kagustuhan ng mamamayan. Mm-hmm. Kung halimbawa, sa Jejemon, halimbawa yung Jejemon, pwedeng ang pagkasulat niya ay ano, dito na mi sa rally para tutulan ang pagtaas ng presyo ng langis. Oh, yung tutulan yun, yung number 2, tapos land. Tutulan, oo, mm-hmm. NPN, ganyan. Oh. Pero ang language niya, yung itsura ng language niya, Jejemon yung pagkakasulat. Pero, yung content niya o yung nilalaman niya ay sasabihin natin makabayan at mas nasa panig ng mamamayan. Mm-hmm. Kaya hindi dapat mababa yung pagtingin natin doon sa mga na-develop na language. No? Kasi dalawa laging tinitignan natin, yung structure tsaka yung content. So walang masama kung lalo na kung yung content mo ay nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi ng para sa bayan, nagsasabi ng para sa karapatan o nagsusulong ng interes at karapatan ng mga mamamayan kasama yung mga bata. Mukhang may kaugnayan dyan yung susunod na tanong nung isa nating kasama dito na si Metse. Professor Michael, isang masarap na tanghalian. May tanong lang po ako. Bakit marami pong mga tao na karamihan ay may kaya sa buhay? Ang ayaw na ayaw ang mga Jejemon. Ang ayaw ng Jejemon, yung mga may kaya sa buhay. No? Kasi, ang pag-develop, ang pag-unlad kasi ng wika, bukod sa tao, no, bukod yun sa kanyang pagiging individual lamang, may kinalaman yan doon sa upbringing natin, doon sa kinalakhan natin. Halimbawa, iba talaga ang wika ng mga, halimbawa, magsasaka, iba yung wika ng mga tinatawag natin urban poor or maralitang lungsod, mm-hmm. sa wika ng mga mas mayayaman, no, na bata o tsaka matatanda. No. So, ibig sabihin, pag hindi yun yung kanilang nakasanayan, mababa yung kanilang pagtingin. Kaya mapapansin mo, yung mga kritiko o yung mga negatibo pagdating sa Jejemon, sila yung mga tao na hindi, bukod sa hindi sanay doon sa Jejemon language, sila rin yung mga tao na galit sa mahihirap. Ibig sabihin, ayaw nila yung wika kasi ayaw din nila yung forma ng mga tao, ayaw nila yung sinasabi ng mga tao. Ayaw nila yung mismong tao dahil hindi nila yung kabilang doon sa kanilang, sabihin natin, grupo o social class. Mm-hmm. Kaya mas iba yan eh. Karari yung mga, katulad yung nabanggit ko, diba, yung mga proponents doon sa DepEd, Department of Education, na galit sa Jejemon. Kasi wala silang ganun kalalim na pag-aaral tungkol sa relasyon ng wika at saka ng lipunan. No? E kung mauunawaan lang natin na kailangan tanggapin natin lahat ng nagde-develop na language, e di syempre, mauunawaan mo na itong mga wika na to ay nagbibit-bit at tagapagdikdik
na mga grupo ng tao. Pero gusto ko lang din linawin na hindi ibig sabihin ito na sinasabi ko na gamitin natin ang judgment bilang official language of instruction. Ibig sabihin, pag nasa loob ka ng classroom, ang susundin mo talaga na paraan ng pagsusulat at pagsasalita ay yung batay doon sa formal, informal, o kaya akademiko na language. No? Pero labas doon, pwede natin gamitin yung judgment. Kumbaga sa pang-araw-araw nating panalita. Sabi nga kanina ni JC sa kwentuhan namin, pag sila ng mga kaibigan nila ang nagkikwentuhan, talagang bonggang-bonggang Beckymon, no? At gay lingo. Pero pag sa loob ng classroom, pag tinatanong na ng mga teachers, dapat eh, kung ano yung talagang nakatakdang wikang Filipino. Mm-hmm. Tsaka alam niya kasi, yung pag-usap talaga ng, ano, pag-usapin talaga ng wika, hindi mo yan malalagyan talaga ng hangganan o ng bakod, no? Kasi hindi lang naman tayo nakikipag-usap sa loob ng classroom. Mm-hmm. Diba? Nag-uusap din tayo sa labas ng classroom. Mm-hmm. Nakikipag-usap tayo sa mga kaibigan natin. At nabanggit mo nga, no, nagbabago-bago yung lengguahe sa depende sa teknolohiya, sa karanasan ng mamamayan. Eh di ba nga dati naman wala namang salitang naundoy? Eh ngayon meron ng pag sinabi mong, naundoy kami. Oh. Opo. Naiintindihan na yun ng lahat bilang naondoy. Eh, Professor Michael, oh, yan na nga dahil napag-uusapan natin. Ibig sabihin ba maituturing na ring wikang Pilipino o bahagi ng wikang Pilipino na maituturing itong mga Jejimon, Beckymon, etc. Yung mga pinag-uusapan natin ngayon. At ano nga ba talaga ang masasabi natin na wikang Pilipino? Ayan, oo, nabahagi ng wikang Filipino yung Jejimon, yung Beckymon. Actually, kahit kayo yung wikang English ay bahagi ng wikang Filipino. No? Actually, ang wikang Filipino, dapat lahat yan ng mga wika na nandito sa Pilipinas. No? Pero ang nakakalungkot na katotohanan, ang wikang Filipino sa kasalukuyan at for the longest time, sa napakahabang panahon, ay nakabatay talaga sa Tagalog. No? Kaya kalakhan noong mga salita natin sa wikang Filipino, yung official na language natin na wikang Filipino ay actually batay doon sa Tagalog. Kaya malaki pa yung kailangan gawin na ang ating bansa para mapayaman palalo yung wikang Filipino at masabi na ito talaga yung totoong at official na wika ng mga Pilipino. Kailangan magkaroon pa ng representasyon yung napakaraming wika sa Philippines, no? Regional languages, no? Eh, largely kasi kalakhan kasi yung wikang Filipino, Tagalog. Mm-hmm. Eh, ang dami-dami wika sa Pilipinas, almost 200 yan, o over 200 na wika yan. At marami pang hindi na-discover na languages sa Philippines. Prof. Michael, baka po mayroong mga activities ang Content UP o ang inyong departamento na nais ninyong imbitahan ng ating mga listeners. At saka, Professor Michael, ano bang mensahe mo sa mga, halimbawa yan, nagdi-discriminate ng ibang lengguahe at ano ba talaga batay doon sa binanggit mo na ang wikang Pilipino ay kasama dapat ang lahat? Okay. Actually, ngayong buwan ng wika, sa totoo lang, ang ano yan, ito yung pinaka-balintuna o irony sa Philippines, no? Sa pagkakaalam ko, tayo lamang yung bansa sa Asia at sa ibang pang panig ng mundo na nagdiriwang ng buwan ng wika. Ibig sabihin ng ibang bansa, hindi sila nagdiriwang. No? Dalawang part yan, pwede nga sabihin natin ay mahal na mahal natin yung wika natin. Pero actually, yung katotohanan, kaya tayo nagdiriwang ng buwan ng wika. Kasi hindi naman talaga ganun kaka-importante sa mga Pilipino yung wikang Pilipino. No? Tayo lang yun nag-celebrate nun eh. Kasi nga, hindi natin masyado talaga nagagamit sa mga official na ano natin, na mga discussions natin. Ang wikang Filipino, mas nagagamit natin English. No? Lalo na doon sa ating pag-aaral. Kaya tayo nagdiriwang ng buwan ng wika kasi gusto pa ipaalala sa atin. Kaya doon sa mensahe, doon sa mga nagdi-discriminate o mababa ang pagtingin sa Jejimon, sa Beckymon at sa wikang Filipino, abay kailangan nyo na kung gumising, no? Sa katotohanan na hindi kailanman tayo dapat sumandig lamang at yakapin lamang ng buong buo yung wikang Ingles. Pwede natin ituring ang wikang Ingles bilang bahagi ng wikang Filipino. Pero kailangan po natin paunla rin ang wikang Filipino. Ayun po. At nabanggit nga ni Aya kanina, ano ba ang mga aktibidad ng Content UP at ng All UP Workers Union? Baka nais ninyong anyayahan ng ating mga tagapakinig. Bali yung isa sa pinaka ano tiyak na ano ng
na OJP Academic Employees Union ay yung pang sinasagawa namin ng mga pag-aaral, no? Meron din kaming radio program, kaya lang sa AM radio na yon, ang title naman nun ay Union, no? Doon sa loob ng Universidad ng Pilipinas, no? Kaya yun, maaari doon makinig, ganyan. At i-visit yung aming Facebook account ng OJP Academic Employees Union at Union, o Y-U-N-Y-O-N, para sa mga outreach sa usapin ng karapatan ng mga guro at saka empleyado ng Universidad ng Pilipinas at gobyerno. Ayun lamang. Ayan, nakakwentuhan po natin si Professor Michael Andrada na isang professor mula sa Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, at Pangulo ng All-UP Academic Employees Union at miyembro ng Congress of Teachers for Nationalism and Democracy o Content UP. Maraming salamat po, Professor Michael, sa inyong pagbibigay linaw at pagbahagi ng kaalaman sa ating usapang bata dito sa Kaya Natin To Kids. Okay, maraming salamat din sa Kaya Natin To Kids. Ingat kayo dyan. I am Nancy at Jang. Thank you, po. Ayan, at maraming salamat Professor Michael Andrada, napakaganda na naman ang ating naging usapan ngayong umaga. Kahit na kani-kanina lang ay iba-iba yung ating sinasabi sa umpisa ng show. May mga Matalinghaga, Jejemon, Bekimon, aba ang dami nga naman nating natututunan dito sa Kaya Natin To Kids. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Ayoo naman po, Tito Jang. Masarap pagkwentuhan ng mga usapin tungkol sa pamamaraan ng pagkwekwentuhan. True, back! Bukod pa dyan, nalaman din natin ang kahalagahan ng wika sa ating pagkabansa at ang ating wika ay nagbabago depende sa panahon at lugar or time and space. Correct. Sabi nga ni Professor Michael Andrada, ba, napakalaking impluensya yung mga teknolohiya, yung media, telebisyon, radyo sa pagdidevelop ng wikang Pilipino. At nako, napakahalaga nga na magkakaunawaan tayo dapat kahit iba-iba yung wikang ating ginagamit, hindi ba? Kaming mga bata ay hindi pa huhuli sa paggamit ng talento at kakayahan para sa pagtataguyod ng aming mga karapatan. Tama! Dahil tayo ay mga batang mulat at ang mga batang mulat ay huwaran. Kahanga-hanga, mangha-mangha, huwaran! Swerte na ang kanilang pamilya kung nakakain sila ng 2 beses sa isang araw. Hindi siya tamad. Malawak ang lupain ng kanilang pamilya na maaring sakahin, ngunit wala naman silang binhi at mga gamit pang tanim. Hanggang grade 4 lamang ang natapos niya. Di lang dahil walang pangtustos sa kanya, 3 oras ang lakaran upang maabot niya ang kanyang paaralan. Mahirap pumasok na kumakalam ang sikmura. Madalas, siyang naglalakad ng nakayapak at tinatawid ang mga burol upang makapag-aral lamang. Gustuhin man niya, di kaya ng kanyang mga magulang na suportahan ito. Ang laki ng tuwa niya nang niyaya siyang mag-training upang makapagturo. Di niya akalain na makakayanan niyang magturo sa kabila ng kanyang mababang pinag-aralan. Sa wakas, ang mga batang maliliit na kapwa niya tibuli ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-aral at umunlad. Mula noong July 2, 2012, alas 6 pa lamang, ay naliligo na siya upang matulungan si Teacher Gigi at Teacher Joy ng Tibuli Alternative Learning School sa pagtuturo sa bulubunduking lugar nila sa Datal, Basak, Barangay Kablakan, Maasim, Sarangani. Di niya inalintana ang tubig na singlamig ng tubig na galing sa refrigerator na pinanligo niya. Yun ang turo sa kanya. Kailangan presko at malinis bago pumasok sa school. Yan si Teacher Maricel Galante, 17 taong gulang na batang tibuli, isang warang bata. Ayan, ako napakabilis ng oras pero ako napakarami nating pahabol. May mga pagbati at mga text. Pakibati daw si Vic ng Lipas City, Batangas. At hello kay Pia Garduce, ang Bekimon daw talaga ni Tita Jang. Oo, ikaw din, Pia Garduce, isa kang ganap na Bekimon. At sino yan, Aya? Pagbate ang mga kababaihan ng Vitas Tondo, Maynila City. Nagsasurvey sila ngayon sa tabing ilog. Hello sa inyo, lalo na kay Kalay at Bololo. At sino naman yan, JC? Hi, pakibati naman ang pinakamamahal kong asawa na si Robert
Orobe from Jemilin Elazar. Oh, magandang umaga sa inyo at salamat sa pakikinig. Pakibati daw sina Abeng, Aging, Buboy, Amihan at Habagat. Ang buong Olvido family na nakikinig ngayon sa San Mateo Rizal. Hello kay Tanta na nakikinig ngayon. Hello din sa Kalikasan Party List na nagkaroon ng Brigada Kalikasan Relief Operation. Mula po yan kay Sunny Gubalani. Kuya ko yan eh. Ayan. Oh, may babatingin ka, JC? Nagpapabati nga pala si Luz Biminda na Saryonda. Pagaling ka po. Mm-hmm. Get well soon. Nagpapabati rin si Salome Naños mula sa BNN. Happy birthday daw po sa kuya niya si Jonel Naños. At mula naman po kay Mama Che Cartagena at sa akin, happy belated birthday kay Mami Belda Vicina at ang Tita Lina at Tito Dodong ko sa Tito Dodong Daigon at Bong Daigon Family. Nakikinig po sila ngayon dyan. At ang sama ka na Veterans Chapter, nakikinig po sila ngayon. Yeah, magandang hapon sa aking mga babatiin. Isa dyan si ang aking mga kamag-aral mula sa Bigonya sa Bagong Silangan High School. Pinabati ko pati yung principal namin. Lahat na nakikinig kasama sa Gabriela, si Nanay Bising, at inansaya at iba pa, lalo-lalo na sa mga pamilya ko. At pinabati ko rin po pala yung papa ko nakikinig, si Papa Zenon Cartagena, at ang buong nag-aaral sa Batasan Hills National High School, lalo na po ang aming napakakulit na section, 4-star, Hugo! Oba, at ngayon, ganun din si Iboy Tolentino, Lana Linaban, masugid na nakikinig sa Kaya Natin To Kids. Kay Yul at Dimple, nakasama natin ngayon. At kay Tita Mads, maraming salamat. At syempre, si Tito Carl nandito. At, nako, nandito rin. May mga kamay na kumakaway doon. Sino yan? Si Babab ba yan? Ay, hindi! Malaking Babab pala ito! Maraming salamat sa inyo. At syempre, binabati rin natin ang Task Force Given Grace. Sa September 1 ay magkakaroon ng A Night for Given. Yan ay gaganapin sa Blackbird sa Makati. Ang tickets po ay 300 pesos. Ito po ay para sa legal fund ni Given Grace Sebanico, yung biktima po sa UP, ng karahasan at pamamaslang sa UP Los Baños noong nakaraang taon. At ganun din, ay maligayang-maligaya kami at nakasama ninyo kami sa loob ng isang oras. Kung hindi po ninyo kami napakinggan ng nakaraang linggo at ngayon ay pakinggang muli ang episode na ito sa ating YouTube channel, bumisita lang sa youtube.com/kayanatintokids. At maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayong umaga at maraming salamat din syempre sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy lang po ang ninyo kaming tsikahin sa Twitter. Bumisita lamang po sa www.twitter.com/kayanatintokids. Tweet lang ng tweet, mga friends! Mm-hmm. Siyempre, ilike nyo rin po ang Facebook page ng Arxeya sa www.facebook.com/arxeyachildrights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit ano sa pamamagitan ng Facebook. At yung mga nanay na gustong mag-donate ulit, nananawagan kami ng gatas ano, para sa milk letting activity ng Arxeya, tawag lang sa 434-9353. Inaanyayahan namin kayong muling makinig sa susunod na linggo sa parehong oras. Magsama-sama tayong makinig. Salamat, Tito Rodel, sa iyong pagmamaneho sa amin sa umagang ito. At makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids! Kami ang mga tagapagmana.